Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ago Pedalizo po sa mga bago po mula sa San Francisco, nag-uulat. Filipino-American Human Rights Alliance po at masaya kami na andito naman tayo sa isang pandaigdigan talakayan. Ha? Sige, mula po sa Los Angeles, mga ano po, siyudad ng mga anghel at Hollywood stars. Pakilala tayo, pasok! Ito po ang inyong lingkod, Arturo Garcia. Alam niyo po, araw-araw nagbabago ang balita at araw-araw may developments na tinasabi. Kaya yung mga nangyayari sa Pilipinas, kahit dito sa Amerika, ay developmental. Kaya kailangan sundan kasi ano sa pagsunod lang sa balita at sa pagtalakay dito, lilinaw yung malabo. Ayun. At yung malabo, palilinawin natin. Kaya tayo nagtatalakayan. Kasi kung babasahin lang natin, aalamin natin ang balita, sabi nga ni Ago, mahuhuli tayo. At pag nahuli tayo sa balita, hindi na natin alam anong pagkakaiba na nung sinabi ni ganito sa sinasabi niya ngayon. Kaya yan po ang talakayan natin ngayon. Ang resignation at drug testing at peking paglilinis sa Philippine National Police. Ayun! Sige, nakikita ko na yung abante yung mga audience natin. Nakikita ko na yung comment si Sir Rod. Si ano yan, ang ating neighbor. Ha? Sige po, Sir Rod, sasagutin natin lahat yan. Tayin-tayin lang po. Ha? Okay, mga kaibigan. Para po medyo organisado ang ating pagtalakay, ano? Ang pag-usapan po natin, resignation at drug testing. Ha? Pero, dalawang tanong ang sasagutin natin, pag nasagot po natin to, ibig sabihin po, naliwanagan tayo at pwede na tayong makipag-debate at makipagtalakayan po. Kasi yun po ang hangarin namin eh. Napagkat yung lahat po ng information na nakukuha nyo rito, ipo-forward nyo po sa ibang mga kasama nyo, kasa chatroom nyo, at makikipag-debate po tayo. Yun po ang oposisyon. Ha? Pag hindi ka po nakikipag-debate at hindi mo tumutulig sa injustisya sa gobyerno, hindi tayo oposisyon. Ha? Pag hindi po tayo oposisyon, mamamayagpag ang mga diktador. Ha? Kaya hindi po natin gusto yon. So unang tanong na dapat sagutin po, Art, pakibasa loud and clear. Gaano kadumi ang krimen ng PNP at ni Duterte sa usapin ng droga at extrajudicial killing? Ayun! Makita nyo mga kaibigan, ha? Sinungkit na natin, nandawit na naman tayo. Ha? Duterte, PNP, Avalos, sama mo na dyan sila, ano, yung SMNI. Magkakapareho po yan. Sige, magdamayan na tayo. Ikalawang tanong, Art. Bakit peke ang di umanong paglilinis? Ayun, sige. Uungkatin na natin. O mga kaibigan, ha? Sige, tulad ng dati, para po meron tayong understanding na ipapakita ko yung video. Pero bago po yan, again, live stream po tayo sa Nomad, ha? Live stream po tayo sa YouTube channel ng Kapihan ni Art at Ago, ha? So may YouTube channel tayo, may Facebook channel din, may Facebook page po ng Kapihan ni Art at Ago. Sabi na kaibigan ko kasi yung Nomad daw it's kind of too strong sa kanila dahil di naman daw sila opposition. Then that's fine. Kung di po kayo opposition, mag-usap tayo sa Kapihan. Alam niyo po sa Kapihan parang ito eh, 'di ba? Nagpapalitan lang ng kuro-kuro. Malaya pong palitan. Pero po, kami, perspektiba po ng OFW at perspektiba ng mga human rights defender. Kung may masagasaan, masagasaan po. Pasensya na lang. Pero, ang alam lang po natin, nagsasabi tayo ng katotohanan. At pawang katotohanan lamang. Sige mga kaibigan, ito po ang balita ngayon. Ha? Mga balita po ito ngayon at tingnan natin. Ganoon naman po tayo eh. Pag nagbalita tayo, tingnan natin pagkatapos. Okay, pasok tayo! Ito na mga opisyal ng National Capital Region Police Office. Pinangunahan mismo ni NCRPO Chief Police Major General Jonel Stomo kasama ng kanyang command group at mga colonels nito. Ayon sa General, tungkol ito sa panawagan sa kanila ni Interior Secretary Binhar Avalos na magbitiw na lamang sila sa pwesto kung may kinalaman sila sa iligan na droga. 67 kami lahat, ang NCRPO, pumirma lahat, so 100% ang aming suporta.
Pero tila nagulat ang karamihan sa mga opisyal na tumalo nang biglang nag-anunsyo ang hepe ng NCRPO ng isang surprise drug test. Ito namang surprise drug test na sinasagawa ng PNP ay hindi naman bago. Ngayon lamang, sabi mo nga, hindi ito nakasama sa programa dahil ang talagang intensyon nito ay sorpresahin yung mga third level officers namin for them to undergo drug test. Dito malalaman namin kung meron man sa amin ang gumagamit ng illegal drugs at hopefully by the instruction of our regional director sa crime lab, priority yung pagpaprocess nito so that we could get the result immediately. Hour before the meeting. So mga kaibigan, ha, nag-surprise drug test daw sila. Parang sinasabi nila na ang sukatan nila ng kung masama ako o hindi yung pagkakaroon ng drug o drugista ka mismo. At least that's the way they kind of explain it, ha? Mismo nasupresa kasi binulungan ako na there will be a drug test. Kaya ganun na lang din ako, member na ako ng command group. Sa kabila nito, suportado pa rin ng mga tauhan ng Metro Manila Police ang hakbang na ito para sa mas malinis na hanay ng kapulisan. Opo, nakita niyo naman po ang buong Southern Police District, lahat po ng chief of police ng anim na city at isang municipality. Kasama po yung mga police colonel po na staff po dito sa Southern Police District ay 100% pong sumusuporta sa panawagan po ng ating SILG at ng chief PNP na mag-file po kami ng courtesy resignation. Samantala, tiniyak naman ni Estomo, nakaharapin ito ang karampatang mga parusa sa magpupositibo mula sa drug test. Depende sa magiging resulta ng investigasyon rito. Anya, maging siya ay agad na magbibitiw sa pwesto kung mapatutunayan positibo siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Gaya ng sabi ko kanina, pag meron sa amin mag-positive, kung ako nag-positive, I will resign tomorrow. Yung agad, hindi na magdaan ang ano na yan, yung committee. Dito sa drug test na to, kung ako ay mag-positive, I will resign my position as regional director of NCRPO. Yung mga iba din, yung mga station commander, mga hepe, pag sila positive, admin relief agad yan and will conduct appropriate investigation. Matatandaang nauna nang naghain ng kanyang courtesy resignation si PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. at kanyang command group. Naniniwala ang pamunuan ng PNP na magandang oportunidad ito para sa kanila na tuluyang malinis ang kanilang hanay sa isyu ng illegal na droga at mawala na ang duda ng publiko sa kapulisan. Para sa Pilipinas kong mahal. So, ang ano, parang pinakapunto, overarching message nila, no? Para mawala na ang duda. Ha? Para mawala na ang duda ng publiko sa Philippine National Police. Ito po, ano to, bahagi ito ng continuing saga ng drama nila. Art, sige nga, pakibasa nga Art yung ito. Pag alam nyo po, pag lumalabas sa SMNI, lagi po malaking tanong sa akin yan eh. Ha? Alam nyo naman po, SMNI yan ang mouthpiece ni Duterte. Art, pakibasa nga yung quotation na nakuha kay General Jonel Estomo. From the beginning, I am with the PNP leadership in cleansing our ranks of drug protectors and scalawag. Fortunately, none of the officers with me yielded positive results. Aba, mahusay. This is positive. So, this is positive starting indicator to this noble purpose of our SILG and our chief PNP in purging the organization. It is important to emphasize that those who tendered courtesy resignations are not drug users. Pag hindi drug users, malinis. Aba, yung ulo niya malinis, alam ko yan. Pero yung kaluluwa niya, hindi ko alam. Sige nga Art, pulsuhan nga natin Art. So medyo ano lang tayo, back, ano lang tayo, step back. Huwag tayo magmadali mga kaibigan, step back lang tayo kung paano ba tayo humantong sa ganitong usapin mga kaibigan. Kasi ito na naman, no? Isang picture na naman po. Ha? Nag-usap po si Abalos at si Duterte. Mga kaibigan, ano yan eh? Usok yan eh. Pag may usok po, may apoy, di ba? Kaya malaking tanong po yan mga kaibigan. Kaya sagutin natin yung unang tanong siguro, Art. Ha?
gano'n ba kadumi, gano'n kalapad, gano'n kalalim ang krimen ng Philippine National Police at ni Duterte sa usapin ng droga at EJK? Art? Kasi babalikan mo yan mula kay Duterte. Ginamit na issue ni Duterte yan nung kampanya. Sabi niya, laganap ang droga. Tapos mukhang, tapos may panganib na ang Pilipinas ay maging narco state. Yan ang sinasabi niya. Matutulad tayo sa Mexico ng namumuno sa bansa ay mga ano, mga drug lords. Yan ang sinabi ni Duterte. Kaya sinimulan niya yung ano, yung gera laban sa droga, no. Pagkaupo niya, no, naglabas siya ng matrix, no. Eh alam mo ito, mahilig sa matrix ng babae, mahilig din siya sa matrix. Kaya naglabas siya ng matrix. Meron siyang makapal na folder at sinasabi niya, ito ang lista ng mga drug lord sa Pilipinas, mga politiko, mga general. Tapos tinukoy niya yung limang general na ano, drug lords daw. At siyempre pa, ang tinukoy niya yung kalaban niya, yung mga ano, yung mga PNP officers na malapit kay Rojas, kay sa kalaban niya sa pagka-presidente si Rojas. Ang isa doon, kumandidato na nalang mayor, si ano, General Loot. Hindi pa siya nasiyahan doon, no? Pinaambus pa niya si Loot, eh nakaligtas. Ay nagtago na, naghigpit na ng seguridad. Kaya hanggang ngayon, buhay si Loot, no? Pero yung mga ano, yung mga ibang drug lords, malas. Yung mga drug lords katulad ni Mayor Espinosa, pinatay sa loob ng ano, ng wow, ng kulungan, no? Yung si Mayor Parahinog, no? Initsa ng granada ni Espinido doon sa ano, sa bayan niya, no? At marami pang iba. Isa rin doon yung ano, mayor ng ano, isang mayor ng Iloilo, pinatay doon sa ano, sa landing, no? Kaya ano, yung basta mahalaga diyan, kalaban niya sa droga. Kakompetensya niya sa Mindanao, sa Visayas, no? Sa Luzon, pati yung isang mayor na ano ng Batangas, si Mayor Halili Binarel, do sa flag ceremony, no? Yon. Kaya makikita natin ano eh, ang kampanya ni ano ni Duterte madugo. At sa bilang natin umaabot na ng ano 36,163 ang namamatay. 36,000 na, hindi na lang 35,000 ago. 36,163 ang namamatay doon sa tala ng para, kasi araw-araw nililista natin yung napapatay. At siyempre, ang karamihan, iniwasan nila nitong panahon ni Marcos na pumatay sa Metro Manila. Ang karamihan ang pinapatay nila sa Visayas at sa Mindanao. Pero tuloy ang extrajudicial killing. Kaya isang ano, kaya natural lang na talagang ano, ang nagsimula ng gera sa droga si Duterte. Eh, di ba sinabi pa niya, kung kinakailangan ng pumatay ng 6 na milyon. Kasi ano, pinalaki niya ng pinalaki ang problema eh. 6 na milyon yan daw yung drug addict sa Pilipinas. Tinatakot niya talaga yung mga taong bayan. Tapos may matrix pala, may matrix pa siya. Pero kahit na meron siyang matrix, wala namang nangyari. Wala namang ano, wala namang nakulong o naalis ng mga general, at ganun pa rin ang pangyayari sa PNP. Ang sagot natin, ganong kadumi ang krimen ng PNP at ni Duterte sa droga at EJK. Oh. Maliwanag yan. 36,000 ang pinatay nila. Tapos nananatili ang problema sa ano, at inaamin mismo ng DILG ngayon, mismong mga general ang nagpapamudmud at nagbebenta ng droga at nagpapalaganap ng droga sa Pilipinas. Ganyang kadumi ang krimen ng PNP at ni Duterte sa kasalukuyang problema sa droga at extrajudicial killing.
Ayun, thank you Art, no? I mean, tama po 'yung mga kaibigan. O, hindi ko na siguro sinabi na ni Art eh, rightfully, no? Yung ilang po 'yung namatay. At habang namamatay po 'yung mga mahirap po, 'di ba lahat ng tao nagsasaya? Ha? Nagsasaya po sa totoong. Actually, ibang tahimik. Pag tahimik ka, nagsasaya ka rin. Ha? Kaya kayo mga kaibigan, kahit kayo mga kakilala ko na hindi naman talaga nag-participate sa killings, the fact na sinuportahan yung isang kriminal, party kayo ng krimen. Ha? Even yung mga ibang paring kilala ko. Ha? Even yung mga nakakahiya. Even yung matatalinong kilala ko. Even yung mga dissenting kilala ko. Even yung mga abogado. Ha? Ito, abogado, yung mga kilala ko pong abogado. Ha? Na dapat tagapagtaguyod kayo ng rule of law. Ha? Yan, sinuportahan yung si Duterte. Yan po. Laki po ng kasalanan niya. Sinira niya po yung lahat ng pundasyon ng demokrasya. Sinira niya yung lahat ng pundasyon ng sinasabi nating disente. Ha? Saan ka nakikita ng kriminal, misogynist, magnanakaw, mamamatay tao? Sabi nga ni Kap Percy, kung nakuha mong pumatay, mga kaibigan, ang dali-dali magnakaw. Ang dali-dali. Ha? Tandaan nyo, mga kaibigan, ito yung itong si Duterte. Yung mga imahe niyan, yung nasa kanan niya, pastor ng kadiliman. Ha? Ha? Amen, amen, aleluya! Tapos sa gabi, manre-rape siya. Tapos siya yung spiritual advisor ni Duterte ng kriminal. Ha? Ito po, itong baboy na to. Ha? Baboy talaga po to sa literally, at sa puso niya po, baboy to. Ito yung parang, ito yung killer. Kung saan, para itong sipalparan ng militar. Ha? Kung saan siya pumunta, mula Cebu, mula Negros, mula NCR, kung saan po pumunta itong si Sinas, madugo po. At sa alam niyo naman po sa historically, pag ikaw madugo, pumapatay ka. Pogi ka kay Duterte. Kaya nga tayo nagkaroon ng isang bantag eh. Ha? Bantag, criminal. Uy, pogi. I-ano ka yan? Parang si itong si Sinas, uy, pogi kasi pumapatay. Parang si General Anyo, hinire ni Duterte. Tingnan mo yung background niya, back in the 80s, siya yung parang palparan nun. Ilan yung pinagpapatay niyang unionista, mga aktivista, yun, mga killer. So mga kaibigan, ha, magandang ipaalala sa atin na nagkaroon tayo ng isang lipunan na pinapatakbo ng lahat ng sindikato ng mga kriminal. Ha, kriminal po. Kaya nandito tayo sinasabi ni Art, nandito tayo sa putik ngayon. Okay? Kaya ang sagot naman nila, they're trying to clean up. No, they're trying to clean up. Eh so, I think we're gonna go to the second question. I think point by point, no? Bakit peke ang di umanong paglilinis? Pero bago yan po, nakita na natin 'to, 'di ba? Itong kamong malinis, nagda-drug testing daw sila. Ku-questionin natin 'yan. Itong si Avalos, ha? Nagre-report sa dating presidente, ha? Ku-questionin natin 'yang ganyan. Kumbaga po mga kaibigan, may resibo tayo. I sana po you're being disturbed by the pictures that you see, ha? Tapos ito po, ipakikita ko yung video, ha? Si Marcos naman, kasangkot na rin siya rito eh. Tapos questionin po natin. Pero essentially, ang sinasabi niya, ha? Ang sinasabi niya rito, courtesy resignation sa PNP, bahagi ng drug war campaign. Ha? Sinasakyan niya rin po. Ha? Ito po yung unang, ito po yung ikalawang video na hopefully po ay maglatag sa atin para po mag-analisa kung ano yung nangyayari. Okay. Pagtukoy sa mga pulis na sangkot sa kalakalan nito. We were planning this for a while. Well, let me be very clear. Remember during the campaign, nung tinatanong ako kung ano yung gagawin natin tungkol sa drug war or drug problem, this is it. We approach it in an entirely different way. Alam naman natin na yung problema sa drugs in... Okay, alisin na natin yan. Sige nga Art, bago ako magsalita Art, mula sa iyong pananaw Art, kasi hinawakan mo itong ganito mga kaso Art for the last 6 years, aktibo kayo sa Filipino-American Human Rights Alliance. Kayo ang actually isa sa mga unang nagreklamo sa US Congress. Ha? Hindi po makikilam ang US Congress mga kaibigan, kulang mga Filipino-Americans sa nagtulak nito. Ha? Art, sa karanasan mo Art, no? Kasi ang pagtingin nito, dapat tingnan mo yung nakaraan ng 6 na taon eh. Sa tingin mo, Art, bakit peke at sa totoo lang impractical at panlilin lang ang ginagawang drama ni Avalos?
At isama mo na si Duterte at Marcos sa di umano'y paglilinis ng Philippine National Police. Pasok? Unang-una, mali ang mali yung kung sino ang lumikha ng problema. Yung pa yung kukonsultahin mo kung di ba kayo mga tinama ng gago. Alam nyo naman na si Duterte nagkalat ng lagim pagkatapos kukonsultahin mo tungkol sa drug war. Eh, hindi pa nga na kauupo lang ni Marcos. Nagsasalita na ito, dapat daw ituloy ang tukhang. Yan ba yung hinihingi mong opinion niya? Kaya may panganib eh. Bakit kinakausap niya yan? Bakit niyo hininga ng opinion niyang gagong yan? Eh, tapos na yan, hindi na presidente yan. No? Pero hinihingi pa rin yung opinion. Ano ba, itutuloy niyo ba yung tukhang? Kasi sabi ni si De La Rosa mismo, yung general ngayon, si Azurin, kulang ng asim. No? Kulang daw sa pagpapatupad ng At ang siyempre, ang gusto ni kasi siya ang nagpakana ng Oplan Tukhang, ibalik ang tukhang. Ibig sabihin, ibalik yung madungong kampanya ng pagpatay. Yan ang gusto ni De La Rosa. At yan din ang sinasabi ni Duterte. Yan din ang itinotrompeta ni ng SMNI ni Kibuloy at ang mga tao ni Kibuloy katulad ni Loren Badoy, si Eric Celis at kung sino-sino pa. Ibalik ang ang tukhang, no? Gawing madugo uli, pagpapatayin ang mga ang mga drugista. Yan ba yung inihahandaan yung bagong pakana? Ako'y nagtatanong lang kasi para kay pa nakakausapin mo yan si Duterte, may naidulot bang mabuti ang hayop na yan? No? Mabuti ba yung pumatay ka ng mahigit 36,000 sa loob ng anim na taon? Tapos ngayon yung ngayon naman sinasabi ni na mas maano raw, hindi magiging madugo. Ang estilo. Yun ang sinasabi ngayon ni Marcos, iibahin namin ang estilo. Pero totoo ba yan? No? Yan ang usapin. Yan ang isang unang tanong ko. Ano ba talaga ang dahilan bakit kinausap pa? Bakit kailangan pang kausapin ni Abalos si Duterte? Yun. Yan ang una. Ikalawa, bakit hindi niyo panagutin si Duterte sa mga nangyaring krimen sa kapanahunan ng Oplan Tukhang, no? Bakit wala kayong pagsusuri, no? Tapos sinasabi niyo binabago niyo, hindi na magiging madugo pagkatapos ngayon. Sinasabi niyo, bakit inaamin niyo na bigo ang drug war dahil mismo sa loob ng PNP may mga general, may mga ninja generals. Pero maalala nyo, nung panahon ni Duterte, nagkaroon ng hearing. Tinuro mismo ni General Magalong, itong PNP chief ngayon, to si General Albayalde, bago siya mag-retire, sinabi niya, ito ang ninja general. May ginawa ba si Duterte? Hindi. Pinabayaan niya lang si Albayalde na manatili hanggang mag-retar, no? Tapos ito, pangatlo, ito masakit. No? Naglilinis sila kunwari, pero sinabi mismo ni Azurin, no? Talaga naman, pangalang General Azurin. Eh. No? Kaya sabi ni General Azurin na tauhan ni Marcos, yung PNP chief ngayon. At sinasabi rin ni Alvarez, kahit mapatunayan na ang isang general ay sangkot o isang ninja general ninanakaw yung mga kumpiskadong mga droga at binebenta muli sa publiko, ang sabi nila, mananatili ang benefits, retirement benefits. Anong ba klaseng paglilinis yan? Napatunayan niyo na kung napatunayan niyo man, no? Na yan ang mga yung mga yan may kasalanan. Bakit bibigyan niyo pa ng benefits? Ano ba 'yan?
ano, yung bae gantimpala sa ano, pagpapahirap nila sa mga taong bayan. Ano bang klaseng hustisya meron tayo? Oh, ay, Mario Joseph. Ano ba yan? Kaya yan, tanong, ano ba yan? Kaya yung tatlong usapin. Unang-una, bakit niyo pa, ano, bakit niyo pa kinakausap si Duterte sa matang alam niyo naman yan ng dahilan kung bakit naging madugo ang Oplantukha. Pangalawa, no? Bakit ano, bakit ngayon yung mga mapaparusahan daw ay imementa niyo pa rin ang mga benefits? At pangatlo, hindi tama ang proseso na ginagawa nyo. Labag yan sa batas. Bakit pinagre-resign yung mga tao ng ano, ng hindi napapatunayan? Blanket ano yan eh. Blanket accusation yan eh. Kaya inaamin nyo na rin na palpak ang inyong ano, gera sa droga sa kasalukuyan. Pero ayaw nyo tukuyin na si Duterte ang may kasalanan dyan. Anong klaseng investigasyon yan? Anong klaseng paglilinis yan? Kundi okay, hindi mapeke o talagang marumi. Oh, okay, Arlo. Yan, maganda po. Maliwanag yung sinabi ni Art. Tatlong punto po yun. Sususugan ko lang. Essentially po, yun na yung sinasabi ni Art. Ano? Kasi tinatanong ng iba, mga kaibigan, bakit daw hindi ako natutuwa? Uy, Agu, naglilinis na nga eh. Magre-resign na nga eh. Hindi po ako natutuwa. Alam niyo po, kaibigan, bakit? Ang hinahangad po natin bilang human rights worker po, institutional accountability. May sabi nga ni Art, may proseso po. Ha? Hindi to usapin na ang Pilipinas walang mekanismo. Kumbaga, wala ba tayong institusyon na magpaproseso ng ganitong klaseng problema? Meron po eh. Yun ang question dito. Bakit mo binabara-bara at sino-shortcut ang sitwasyon? Sabi nga ni Caloy, no? From Human Rights Watch. Ba't mo sino-shortcut? Nasasabihin mo eh. Mag-resign kayo! Ha? Kung adi kayo, mag-resign kayo! Bakit po? Pag nag-resign ba yung mga general, sa tingin nyo nasolve ang problema? Unang-una nga po, sa totoo lang eh, ilang ba yan? 960 plus na ano? Na mga tao? Tapos ang sinasabi nyo, mga less than 10 lang ang may problema dyan. Oh, sige na nga. Less than 10. Di po ako naniniwala doon. Sige, granting less than 10. Ano po mangyayari? Bibigyan nyo ng benepisyo ng pera, aalisin nyo. Tapos ano ipipresenta nyo sa amin? A new reform Philippine National Police. Ganun po ba yon? Nasolve po ba ang problema? Sa Pilipinas po, meron na tayong mga institusyon na dapat gawin, dapat gamitin para lang po magkaroon tayo ng accountability. Ha? Sandigan Bayan. O, yung IAS, yung mismong internal services nila within the police ranks. Yung ano po, yung interior government. Di ba? At hindi lang po yan. Yung International Criminal Court. Mahalagang bagay po yan. Sa totoo lang, kung ikaw, Abalos, ha? Sabi, ilagay na natin. Ikaw, Abalos, Duterte, at isama na natin si nakikisayaw si Marcos eh. Kung kayong lahat po talaga eh sincere na ma-resolve po ang problema ng rank and file, no? Ipapasukin niyo po ang International Criminal Court. Yun lang po yun eh. Ha? At hindi lang po sampu. So tutulang mula sa presidente po, mula kay presidente, kay De La Rosa, kay Sinas, isama mo na sa Kibuloy, down the ranks po. Ha? Hanggang sa police officer, tingnan natin. Kasi po, in fairness naman, no? In fairness, siguro meron dyan mga kapulisan na mababa ang rangko po. Sabihin na natin, meron rin naman dyan na all their life, nagsikap sila, di ba? Nagsikap sila, nagtrabaho sila, na makapagsilbi sa bayan. Eh, isang araw po, dumating ang isang diktador at mamamatay tao. At ang sinabi niya, ubusin lahat ng mga kriminal. Di na embolden siya, di ba? May kasalanan pa rin siya. Pero binibigay ko lang po yung konteksto lagi, mga kaibigan. Hindi po ito simpleng, hey, mag-resign na kayo. Nalinis na naman kayo, di ba? And the next day, let's open up the business. Business as usual. Patayin ulit. Ganun po ba yon? So nasisira po ang institutional na accountability. Gusto po natin gawin ang proseso so that once and for all po, ang PNP, which is actually civilian in nature. Kumbaga kahit po gera, ang PNP po is designed to serve the civilian. Hindi po yan militar. Although orientation po niyan, militar. Ha?
Kaya yung po ang gusto kong puntahin. Ikalawang punto ngayon, sinasabi ni Art, kung sincero po, ha, sincero po ang kapulisan, eh mababaw po yung sasabihin nyo na ipapa-drug test sila, tapos pag nag-drug test sila, malinis sila. Eh, for all we know, hindi naman surprise yun, baka lahat yan nasabihan yun eh. Di ba? Nonetheless, sige, granting na lang na hindi sila nagdodroga. Eh, sabi nga rito, protector kayo. Di ba? Sa totoo lang, yung hinuli nyo, yung pinagmamalaki yung 990 kilograms, which is worth 6.7 million na nahuli nyo recently. O, nakuha nyo yung pera, di ba? Nakuha nyo yung droga. Eh, kayo rin naman nagsusupply eh. Iniikot-ikot nyo lang. Pag nakuha nyo, the next day, ilalako nyo rin. So, walang katapusan. Puro buy-bus and buy-bus and buy-bus. Yung nakuha, inidistribute. Yung nakuha, na inidistribute. In the meantime, kumikita yung police. Hindi nga kayo drugista, supplier naman kayo. O, hindi pareho din. O, sakit mo naman magsalita. Eh, masakit mo talaga. Kasi nga, 36,000 ang pinagpapatay nyo, mang walang nga kayo. Ha? Nasa poder pa man din kayo. Eh, si Duterte, unang-una. Si Marcos po, 90 na matay sa AJK. Si Sinas, ito, pumapatay. Baboy sa pang itsura niya, baboy rin po sa kaluluwa niya. Ha? Huwag nyo na po, hindi pa nga nasa picture dyan, sila De La Rosa, kumita ka na sa Bucor, yun ang ginawang puhunan para maging senador ka. Ha? Ha? Bakit po hindi na lang lahat ng salin ng mga polis, mula sa presidente po, mula kay Marcos, mula kay De La Rosa, at lahat ng inral, tingnan po ang salin. Hindi naman po sa pag-ano eh, kumikita kayo, pero hindi enough po eh para maging milyonaryo kayo tulad ni Bantag. Ha? Ilan ang kotse, ilan ang mansyon, tapos may mga dealings kayo with the private companies. Lahat po yan. Ha? Tapos sasabihin nyo sa amin, eh magre-resign na yung sampo, malinis na. Sino ba naman pinagluloko nyo? Kaya mga kaibigan, lumalabas rito, dalawang buhaya nagkakagatan ito. Ha? Pero seemingly lang, mas malakas yung buhayang nakaraan. Yun lang po yun. Ha? So, tatanungin nyo sa akin, eh Ago, between the two, ano ka na, di dapat kay Marcos ka na. In a sense po, mas less si Marcos, pero si Marcos po, nakikisayaw din for his own survival. Diba? Sabi nga ni Art kahapon, loyalty check. Ha? Bakit pinasok ni Marcos uli yung sinipa niya na sa AFP? Sige nga. Tapos bakit gusto niyang tanggalin yung mga ibang general? Pwede rin hindi niya hawak yun, diba? So, meron po silang agawan ng posisyon, agawan po ng kapangyarihan. Pero end of the day, ang gusto ko lang ipundo, mga kaibigan, habang nagkakagat na po ang dalawang buaya, ang nagsasuffer po yung mga biktima. Ha? Kung totoo talaga na gustong linisin ng PNP, eh mismo yung pumatay sa kapamilya ni Cristina Gonzalez na inisyuan ng writ of amparo ng Supreme Court. Ibig sabihin po, pag binigyan ka ng writ of amparo, kinikilala ng korte na may nangyaring extrajudicial killings. Eh yung pulis nga po yun, namamayagpag, nasa Antipolo po ngayon, sumusweldo, may badge pa. Oh, napakasimple lang ho yung mga kaibigan. Pwede lang huliin, pwede lang imbestigahan. Yung sampung sinasabi nilang masama sa PNP, pwede lang imbestigahan right away. But dadaan pa tayo sa ganitong klaseng drama para maglinis di umano. Ha? Art, meron kang 1 minute na gustong idagdag and then we're gonna open up the discussion. Eh, gusto ko lang malaman kung si Colonel Lino Patay sa Quezon City nag-resign din o kasama sa nag-courtesy resignation. Eh, kasi nakakatawa, itong si General Estamo, galit na galit eh. No? Eh, nakapagbitaw siya ng salita, sabi niya. Ang problema, nilalahat niyo mga opisyal ng PNP eh. Bago siya nag-resign, ito yung sabi niya. Eh, may kasalanan naman dyan si Asurin eh. Alam niya yung mga kaklase niya, yung mga kasama dyan sa mga ninja generals eh. Pero may ginawa ba siya? Oh, ngayon kami nadama eh. Oh, kaya yan, sa pilitan, lahat sila nagre-resign. Kaya hindi ko alam kung si Lino Patay, yung pumatay doon sa, ano, nag-massacre doon sa, ano, sa siya yung station chief dyan sa Payatas. At saka pumatay doon sa ng lima doon sa Payatas Massacre, eh nag-resign din. Oh. Gusto ko rin malaman yung mga ano, yung mga opisyal na nanggaling sa Davao, no?
Pero alam natin eh, kung yung talagang may kinalaman sa Oplan Tukang katulad ni De La Rosa, eh, naging senador pa. Oh, ano ba maaasahan nating hustisya dito? Kaya lahat na nasa abroad, lahat nung pati sa International Criminal Court, aba, hindi naniniwalang may hustisya sa Pilipinas. Eh, lalo pa itong natapos lang mangyari. Yung anak ni, ano, anak ni Rimuli, mas mabilis pa sa kidlat. Acquitted. Oh. Samantalang yung, ano, yung mga pinagpapatay sa EJK, hindi man lang nabigyan ng proseso. Ano bang klaseng hustisya meron tayo? Okay, oh. Art, sige, simula na tayo ng EJ, ano, na open forum, Art. Sige, okay lang. Okay. Mga comments po to eh, siguro reinforcement, sabi ni Tony, talagang wala kang asahan sa admin ni Marcos Jr. Biruin mo si Avalos kumukonsulta sa isang taong utak ng EJK. Yung nga po ang punto mga kaibigan eh, kumukonsulta ka sa gumawa ng krimen. And what do you expect po, di ba? Pinakaulo ng krimen, doon ka nagkukonsulta. Eh si Marcos naman, defensive din, di ba? Tinitingnan niya kung sasabi siya, kaya nag-agree na rin. Ito. Mahaba itong kay Rod, pero basahin lang natin ha. Kay Duterte naman, ang paglilinis hindi lang sa PNP, mayor at lahat ng politiko na related sa drugs. Ang sinabi ni Duterte, tumigil kayo, pero pinangalanan niya sa metric lahat ng involved at yung sangkot na general sinibak talaga. Ha? At yung hindi nakinig at ignore si Duterte, EJK sila. Sige nga Art, paano mo in short sinasabi lang ni Rod na very ano eh, blanket ang ginawa ng paglilinis ni Duterte. Ha? Siya yung pinakaulo. Anong masasabi mo diyan Art sa ano sa behavior ni Duterte even nung panahon niya? Uulitin ko, ang tinira ni Duterte mga kompetensya nila sa drugs para so masolo nila yung drug trade. Halimbawa na lang yung sa Mindanao, pinapatay niya si Parahinog, no? Sa Visayas pinapatay niya si ano, yung mayor ng Albuera, si Espinosa. Abay, pinatay pa ni Colonel Marcos so sa loob ng ano, sa loob ng bilanggo. Pero to si Colonel Marcos, absuelto na kaagad kay Duterte. No? Yung mga pumasok na drugs, katulad sa customs ni Paeldon, ano ginawa niya kay Paeldon? Inalis niya sa customs, nilipat niya si Bureau of Correction. Eh, sa Bureau of Corrections, doon naman gumawa ng pagkarami-raming pera. No? Mm. Nagkumita siya ng malaki doon sa 2,000 binigyan niya ng good conduct ano, time allowance. No? Kaya ano, si Duterte, ano, ulo talaga na, ano, siya ang dahilan kung bakit may marami namatay. Siya rin ang dahilan kung bakit hindi nalulutas ang problema sa droga. Kaya ako, hindi na nagtataka, talagang ano na lang to. Palabas na lang to ni Avalos, ni Duterte. Eh, sinasabi siguro ni Duterte, huwag niyo ako idadamay diyan, ha? Basta kayo, gumawa kayo ng ano, gumawa kayo ng ano, kunwa-kunwari, mas maganda, ituloy nyo ang Oplan Tukhang. Katulad ng sinasabi ni De La Rosa. Kaya yan ang abangan natin. Magtutuloy ba ang Oplan Tukhang? Abangan ang susunod na kabanata. Kaya ganito nga mga kaibigan eh. Kaya minabuti namin magkaroon ng part 2 na discussion kasi developing news po ito eh. Makikita nyo mga kaibigan, nagbabakbakan ang dalawang persa. Unit team yan eh. Pero sa totoo lang po, si Duterte, wala pa nga isang taon eh. Ang rule, ang courtesy po sa ibang bansa, kahit sa organisasyon naman, pag natapos ka, tumahimik ka muna. Let the current admin do the work. Pero nakikita nyo po siya, pumaporma rin siya. Ha? Kasi nasasagasaan yung interest niya. Ha? Itong si Marcos naman, of course po, mimaintain niya yung ano niya, unit team. Ha? Hanggat mapin, mimaintain niya. Pero at the same time, gusto niya kunin yung mga tao niya. Huwag po tayong maniwala sa sinasabi nilang destabilization. Wala po ang LP. Walang oposisyon. Sino pa ba ho? Ang tanging, sa totoo lang, ang oposisyon ngayon, yung kaliwa talaga. Di ba? Progresibo. Parang tayo po, mga progresibo. Ha? Yung sabi na natin yung mga Maharlika na 6 or 7 na tumanggi, yan lang po. Sa totoo lang po, halos walang oposisyon. Kumbaga, kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, pag magsasalita tayo, kailangang oposisyon tayo. Dahil kapag wala pong oposisyon, ito ang nangyayari. Pare-pareho pong mga arrogante, pare-pareho magnanakaw, pare-parehong kriminal, they just play the game kung sa tingin nila saan sila magiging bentahe. Ha? Ha? Ito po ang ginagawa nila ngayon. Kaya ito po, katulad ni
si Duterte, ginagamit ang SMNI. Ha? Pag anything po na sinusuporta ng SMNI, question mark po lagi yan. Bakit sinuportahan ni Kibuloy? Malaking tanong po yun. Bakit sinuportahan ni Enrile? Na si Enrile po, siya yung pinaka-hitman ni Marcos. Ha? Nagsunog po ng lahat ng mga puno dyan sa Samar. As a defense minister po, siya ay nagpapatay sa mga maraming opposition po during his time. Magnanakaw po. Magnanakaw, pero to his age, magnanakaw pa rin. Pero pumuporma po, di ba? Kaya po mga kaibigan, titingnan natin lahat yan. Dahil sa totoo lang mga kaibigan, si Duterte, si Marcos, sila po namamayagpag ngayon. Kung hindi po tayo alma, kawawa po ang Pilipinas. So thank you po ha. Maganda tong punto ni ano, sabi ni Roddy. Yes, papasukin ng ICC. Eh yun lang po, we need an outside party. Ha? Ang totoo pa pagbabago, kailang outsider para po medyo neutral in a sense na kung kailangan involve mas maraming tao, i-involve. Kami po, in a sense po kami ni Art, outsider din kami, di ba? Ha? Pero Pilipino po kami. Pero kailangan namin dumistansya kasi we have to work with the US government as well. Pero para makita namin ang katotohanan po. Maganda to. Art, pakibasa nga itong kay Sir Tony. Simple Art. Lang kailangan gawin dyan. At kahit anong department ng gobyerno, make them accountable, huliin, idemanda, ikulong, regardless of rank. Walang palakasan. Kulong, kung kulong, eh dapat naman. Pero yan ang tamang proseso, pero hindi nangyayari yan eh. Yung mahihirap ang kawawa, magnakaw ka ng sardinas, kulong ka kaagad, magnakaw ka ng milyones. Ano sabi ni Alang Bayagde o si Albayalde? Magagalit sa atin yung Ali. Yan, si Imelda Marcos, hindi nila maikulong-kulong. Hanggang ngayon, naka-appeal lang kaso doon sa Korte Suprema. Ano ba yan? May korte para sa mayayaman, pero ang korte wala. Para sa mahirap, kulong ka kaagad. Sa EJK naman, pag napagdintangan ka, patay ka kaagad. Bulag ta, walang laban. Yan ang katarungan sa ating bayan. Eh nga po, yun nga, magandang punto yan. May mga nagte-text sa akin. Minsan po mapasok na text, sagutin ko na rin. Ha? Sabi ni Ibo, eh bakit naman? Di ba may mga ano po, may mga cops naman, mga pulis na naparusahan. Tatlong cops for Kian, mga isa, one or two for Arnais, tapos lima po for kidnapping cases. Ilan po yon? 3, 1, 4, plus 5 po. 9. Ha? 9 po. Tapos isama mo na yung sinasabi nilang 10 general siguro. 36,000 po mga pinatay nyo. Kayo mga polis. Narinig nyo ba yun? 36,000. Para po pumatay ng isang 36,000 po, isang sistema ang gumalaw noon. Ha? At sino po yung nasa sistema yun? Mula taas po, mula kay Duterte, Bongo, Guevara, lahat ng Alipore sa militar, sa Philippine National Police, masawak ni Marcos. Ito pong sila Sinas, Albayalde, itong Colonel Patay, lahat po yan. Ha? Tapos isama mo na rin ito si Marcos. Ha? Kasi namatay si Percy Lapid sa ilalim ni Marcos. Ay, maganda namang, ang ganda ng dahilan ni Duterte, di ba? Iba yung mga wala na siya namamatay. Actually, sa totoo lang, si Dilima, sa totoo lang, intent niya, patayin niya. Eh. Oh. Para magkaroon ng destabilisya, baka forma na naman si Duterte. Oh, kaya sinasabi ko mga kaibigan, sagot ko lang dito sa nag-text sa akin, totoo, may tatlo, lima o apat na naparusahan, pero hindi po sapat yung apat na kakarampot na yon para sabihin mo sa akin, it's all clear, magsimula na tayo. Eh sabi ko nga sa inyo po eh, yung pulis sa Antipolo na pumatay po sa kapamilya ni Christine Gonzalez na sinabi ng Supreme Court na bibigyan kita ng writ of amparo. Ano ibig sabihin mo ng writ of amparo? Ibig sabihin po, yung korte na nakita niya na may nangyaring krimen, extrajudicial killings. Na, mga pulis, huwag kayong pumasok sa pamilya na yan. Ha? Pinoproteksyonan ko yan. Di ba? 1 kilometer radius around the family. Umalis kayo dyan. Eh, dapat po sinyalis na yon na may isang pulis o dalawang pulis dyan na pumatay, dapat may investigasyon na. Ang tanong, meron po ba?
It's been 4 months. Ha? Wala po nangyari. Ang punto ko lang rito, walang isang sincere na at tunay na investigasyon para po maparusahan yung mga gumawa ng krimen. Ang unang-una na nga dyan, si Duterte. Ha? Sige po, paano tayo, kahit paano tayo sasabihin nating nagkakaroon ng hustisya ay mismo presidente na killer? Actually po, inamin na naman ni Duterte yan. Ilang beses niya sinabi na if there's any mistake I've done, it's just extrajudicial killings. Quoted po yun, di ba? Sinabi niya rin na, ah, may pinatay ako, tatlo lang naman eh. Oh. Outwardly, bukod po yun sa sinasabi niya na kill, kill, kill. Yung sinabi ni Art na, eh, kung may 3 milyong hudyong pinatay, 3 milyong adik, papatayin ko. Ha? Ilang beses niya sinabi rin sa mga lumad, gagamitin ko ang armed forces, gagamitin ko ang navy, gagamitin ko ang army, susunugin ko ang mga simbahan, susunugin ko yung mga eskwelahan nyo, papatayin ko kayo. Loud and clear po, sinasabi ng presidente. O sasabihin sa akin, ago, joke lang naman yan eh. Ulul, anong joke? Anong pinagsasabi ng joke? Ha? Any word po or any statement coming from the highest position in the land is not a mere statement. It is a command. Tandaan po natin yan. Ako po, pag nagsalita kami ni Art, it's just a statement. Karaniwang tao lang naman tayo, di ba? Opinion natin to at mahalaga po ang opinion. Pero po yung salita, kahit na sinasabi natin joke-joke lang, na paulit-ulit na ginagawa, it is a command. Command po yun. It is a policy. Policy po ng estado na pumatay, ng pumatay, ng pumatay. Kill, kill, kill. How many times should I say that po? Ha? Sinasabi ni Cayetano noon, nung nandun siya sa Hague, eh, kill, kill, kill. Hindi daw dapat ipantay yung Pilipinas sa Western standards. Ha? Senator Cayetano, hindi ako abogado, ano? Pero sasabihin ko sa iyo, hindi po Western standard ang pagkilala po sa buhay ng tao. Hindi po Western standard 'yan. Standard pa ho 'yan ng tao kahit wala pa 'yung kanluran, ha? Standard 'yan ng Diyos, standard 'yan ng tao, standard 'yan ng United Nations. Standard 'yan ng lahat, pamantayan 'yan. Kinilala 'yan ng United Nations, ha? International Human Rights. At dito po nilagdaan yan. Nilagdaan po yan sa San Francisco. Na-form po yung United Nations. Ano, bakit po na-form? Ang motto nila doon, never again na mangyayari ang grabing patayan. Kaya nga po, throughout history, bukod sa United Nations, na-form na rin yung ICC. Kasi kailangan nga ng isang mekanismo na kapag ang mismong gobyerno ang pumapatay, you need a third party to intervene as a last resort. Ha? Kaya puro pormahan po ang nangyari sa PNP. Kung sincero po kayo, papasukin ang ICC. Art, may mga tanong pa rito, Art, at mga comments. Nawala na po kanina, bigla may mga dumating eh. Art, pakiano nga itong sinasabi ni Sir Alex. Loud and clear. Sabi ni Bigong, pumata daw siya kasi akala niya gusto ni Gloria Pandak ang patayan. So, murderer na si Dugong, panalo pa, naging presidente. Tama po yan, kasi nung panahon ng GMA, binulgar din namin yung impunity ni GMA. Si GMA, mga 3,500. Ang pinapatay naman ni Dugong, 36,000. No? Yung 160 plus, panahon na ni Marcos yan. Kaya, ano, tumigil yung patayan ng panahon ni Duterte, 36,000. Kaya nakarecord po sa amin yan kasi naranasan na namin yan eh. Sa panahon ni Marcos, nung siya diktador, sa loob ng 14 na taon, pumatay siya na mahigit 200,000. Pero ano ba sinasabi ni ng Amnesty International? 3,500. Hindi po namin matatanggap yung datos na yon. Kaya kami nagtala na nung simula pa lang nung May 16, hindi pa nakaupo si Duterte nung magsimula na yung patayan sa Metro Manila. No? Eh, naglista na kami. Lalo na nung sinabi ni, ano, ni Duterte, mapupuno yan ng Manila Bay. Maraming kakainin ng isda dyan na patay. Yung pinagpapatay ko. Eh, ano bang klaseng ano yan? Ano bang klaseng presidente yan? Oh, tapos ayaw nila papasukin ng ano ICC. Pinagtatanggol pa ni Marcos si ano
si Duterte sa ICC. Hindi na babalik ang Pilipinas sa ICC. Tingnan niyo yung kawalangyaan niya na yan. Kawalang hustisya yan. Kaya wala naniniwala, lalo na sa labas ng Pilipinas, na may umiiral na hustisya sa Pilipinas. O, yun. Mga kaibigan, kasi nagtetext rin sa akin iba eh, yung mga BBM na kakilala ko po. Ano ba? Ang dami naman angal-ago. Ito na nga si Abalos, may effort na eh. Hindi nyo pa nire-recognize. Mga kaibigan, ito rin po, ito yung debate dati eh, nung panahon ni, nung buhay po si Gascon, di ba? Yung sinasabi, debate ito eh, paano natin itatrato yung krimen ni Marcos? Wala pong pinakaiba ang krimen ni Marcos sa krimen ni Duterte po. Tatlong bagay po yan kung gusto nyo talaga masolve ang problema. Di ba? Unang-una, recognition. Pagkilala po. Pagkilala na may krimen nangyari. At hindi lang krimen po ito. Mass murder to, maramihan. At pag nagkilala ka po, kailangan may formal apology. Apology, nagkasala ako. Ginawa ko to. Ganun po. May admission of guilt. Partly po sa totoo lang yung ginagawa nila Abalos. Pagkilala po yan eh, na may nangyaring EJK. Pero sa totoo lang po, kinikilala nilang may EJK, imbis na umamin sila nagkasala kami, gusto nilang pagtakpan so that they can make another set of tokhang the next day. Yun po, tinutwik nila yung paraan nila, ha? Pagkilala, may patay nangyari. I think we just have to make things up, make things work. Ha? Kaya mag-alis tayo ng mga, magkaroon tayo ng fall guys. Konti lang. And then the next day, it's another day for us. Ganun ginagawa nila. Ikalawa po, ha? Para lang malinig, ito sinasagot ko yung mga tanong sa akin eh. Ang totoo pong pagsisisi, may reparation. Ha? Totoo yung nangyari po sa mga martial law victims. Hindi pa kompleto, pero may reparation po. Pinatay nyo eh. Ha? Babayaran mo yung damyos, yung pamilya. Pero hindi ibig sabihin, hindi kayo makukulong. Makukulong pa rin kayo. Ha? Pero may reparation po dapat mangyari. At ikatlo po, re-education mga kaibigan. I think ito yung pinakamahalaga. Ha? Anuin natin ulit education natin, yung K-12 nga natin, inalisa na yung constitution dyan eh. Di ba? Yan natin ulit yung values natin. Bakit ba tayo humantong sa ganitong eksena na maraming namatay? Ha? Unang-una, marami pong nakisama. Kayo mga lawyer na kilala ko, mayyahiya kayo. Kayo mga abogadong kilala ko, nakisama kayo, nanahimik kayo ng panahon ni Duterte. May mga ilang pareho kilala, nanahimik rin kayo. Kayo mga middle class, natakot kayo. Sumama rin kayo. Ha? Kayo mga nananahimik kayo nung election, magkakasama tayo ngayon, tahimik na kayo. Kasama rin kayo sa ganyang krimen. Mga kaibigan po, ha? Sinasabi nga nila, ha? In a context where the train is running, you cannot be neutral. Ha? You cannot be neutral po. Kapag ang diktador pumapatay, pag ang isang kriminal pumapatay po at nanahimik ka, then you become complicit to the crime. Ito ang sinasabi ko po sa inyo. Pag nanahimik tayo mga kaibigan, parte na rin tayo ng krimen. At kapag ito po, katulad ni Kibuloy, ginagamit niya ang SMNI, ha, para kunyari mag-alibiga, bahagi rin po siya ng krimen. Lahat po yan bahagi ng krimen. Kaya yung tanong po natin kanina, paano malilinis po? Yung tatlo po, aminin po, ha? Kasuhan sila, bigyan ng damyos, at i-educate po natin ng buong sistema. Yun lang po ang paraan para hindi maulit. Ito po ginawa ng mga Aliman. Kaya para hindi po maulit ang Holocaust. Ito rin po ang ginawa ng Amerika po para hindi maulit ang pag-aalipusta sa mga World War II na mga Japanese na na-intern po during World War II. Kailangan po yung ganun tatlong aspeto. Pag hindi po tayo dumaan sa ganun aspeto, mga kaibigan, paulit-ulit at paulit-ulit ang patayan. Art, medyo malapit-lapit na tayo sa oras, ano? Pero sagutin natin yung mga nagdating ang tanong. Sabi ni Sir Roddy, Art, pakibasa nga, pagsagot na rin. Pagkain Art at droga, kontrolado ng administration. Digong yan, hanggang nandiyan yan, kawawang bayan, gutom, patayan ang makikita at makikita nyo. Eh, totoo po yan. Si Duterte nagsimula ng importasyon. Lahat ng bagay imported mula sa China. No, pati nga asin.
pati nga asukal, pati nga ano, pati nga sibuyas, bawang, kamatis, no, lahat, no. Imported mula sa China, no. Para makautang siya at yung utang niya, ninanakaw niya. Oh. Kasabihin no, pinagpapatay niya yung mga tao sa kanyang ano, oplantukang. Oh. Kaya ano yan, kinonsulta pa yan ni Avalos. Ito naman si Avalos, tutaya ni Duterte. Kaya dapat mag-iingat yan, si Marcos. Eh, alam naman natin na yan eh, parang si Remulla rin yan, nagpapabango yan eh. Itong si Remulla, saka si, ano, malamang tatakbo yan senador. Si Avalos, tatakbo yan senador. Eh, ganyan naman ang ginawa ni, ano, mga cabinet member niya, pinatakbo. Bilang mga senador, buti na lang, hindi nanalo si Roque, si Roque, si Panelo, at yung iba pa. Yun. Sabi ni kabataan dito, paano nila magagawang linisin ang hanay ng PNP? Eh, ang ulo niyan mismo ay magnanakaw at diktador. Eh, totoo nga po, sinabi natin yan. Hindi po malilinis. Ha? Sabi ko nga sa inyo yan eh. Diktador, magnanakaw. Magnanakaw, diktador. Eh, pare-pareho rin po yan. Pero nga po, ganun po ito eh. Kumbaga, mas tarantado kumbaga si Duterte, lumalabas po. Mas tirador siya. In a sense, pareho po sila. Pero yung po tayo, yung po nag, ano, yung po ang bad choices that we have right now. Bakit po? Dahil walang opposition. Wala po opposition eh. Takot. Takot po. Ha? Yan punto ko sa inyo. Paano? Kailan pa tayo hindi magiging opposition kung tayo na yung susunod? Sinasabi ko sa mga iba kong kasama, Ago, eh dyan ka kasi nasa Amerika eh. Pag nandito ka sa Pilipinas, matatakot ka talaga. Naintindihan ko po yun. Eh pero sige, nung pinatay na lahat ng nasa squatter, sila yung susunod. Pati yung gated community, papatay na po kayo. O, pag hindi po tayo, ang punto ko lang, pag tayo hindi mismo pumalag, susunod na rin tayo. Ngayon po, ang una nilang tatarget ay mga aktivista. Tulad po namin. O, ang punto ko, eh kung pati kami aktivista pinatay, o sino na magtatanggol? Ang punto lang po rito, iisa-isahin kayo, iisa-isahin tayo. Ha? So, wag na po tayong maghihintay na tayo na yung target. Pag tinatarget po ang isa sa atin, dapat mag-react po tayo. Ngayon po nga pala mga kaibigan, 3 o'clock dyan, sa oras dyan, magkakaroon po ng paglilitis, baka magkaroon po ng, ito pong nakita ko po, I think ipagtanggol po natin to, mga miyembro ng Gabriela Karapatan at mga, ano, Gabriela Karapatan, pati yung rural missionaries. Ang nagkaso po sa kanila, ha, yung dating, ano po sila, may hearing po. Sa Metropolitan Trial Court Branch 139, mag-i-issue po ng judgment dahil yung lintik na mamamatay taong General Hermones Esperon, nagbigay po ng trump up charges. Ganun po naman eh. Yung mga nagtatanggal po, kakasuhan. So that pag wala na pong human rights defenders, ha, pwede nang patayin lahat. Ha? Kaya kailangan po ipagtanggol natin yung mga kaibigan. Ha? Lahat po ng inaapi, ipagtatanggol natin. Kami po, sa US po kami, pinagtatanggol namin lahat. Ha? Mula po sa mga Gabriela members, rural missionaries, hanggang kay Trillanes po, hanggat kahit sino po na nagtatanggol at inaapi, pagtatanggol po natin. Mga kaibigan, top of the hour na tayo, pero masarap po ang pakiramdam kahit dahil ko nag-ano po kayo, nagko-comment po kayo. At papasalamat ako, may mga nakita ko rito, taga Singapore. Pasensya na po kung hindi ko na-recognize pero natutuwa lang po ko. Singapore, meron po taga Australia. Ito po si Cecilia Rone Cuento, Singapore po. Maraming salamat po. Tapos yung from the East Coast, Australia po kanina, Pilipinas for sure. Ha? I-share po natin to. Sabi ni Jamie Victor na share na po. Sabi nga ni, basahin nga natin ano. Art, pakibasa kay Miss Rosana. Before you wrap up, sir, good noon. Tama si Sir At, nagpapabangwin lang yan si Remulla at Avalos para sa susunod na eleksyon. Eh talaga mga ganit yan eh. Gustong tumulat kay, ano, kay sarap ng buhay. Yung madalas magsabi, sarap ng buhay dito sa Senado.
Tumatanggap lang ako ng sweldo. Dati ako kargador ng sapir ng pantalan sa Davao. Ngayon, sarap ng buhay. Meron na akong relo na 25 million lang. Oh, ang relo ko 25 million lang. Ang sarap ng buhay. Wala akong ginagawa rito. Nakaupo, sumusweldo. Ipinagtatanggol ko lang ang presidente. Bakit nyo naman dinadamay si Presidente na nanahimik na yan sa Davao? Gago, hindi na nanahimik. Eh yung nga, nakikialam pa yung gago niya. Gusto pang ibalik ang tukang katulad mo. Ulul. Ewan ko ba kung bakit ka naging senador. Eh siyempre, dumayaan yung eleksyon eh. Kaya ganyan, ikaw, kaya sarap ng buhay. Ulul. Pagpasarap ka ngayon, darating din ang araw mo, gago. Ito tama itong sinabi ni Ms. Natividad. May mga hidden agenda yung si Rimulya at si Avalos. Mga kaibigan, ganito nga yan eh. Si Rimulya, si Avalos, mga ano po yan, mga pro-EJK, mga Duterte. Ha, nakita nyo, ha? Tapos pumunta naman kay Marcos. Sumasayo-sayo yung mga kaibigan eh. Ha, sabi na natin, Desert Evil, pero evil pa rin yan. Bakit nagkakaroon? Kasi wala opposition mga kaibigan eh. Di ba? Kaya tama po yan. Sa susunod na election po, ha, kailangan po talaga pumorma tayo na opposition tayo, makipagbakbakan tayo sa debate. Hindi po tayo pwedeng mabait. Ha? Yung mga kaibigan ko po, ang dami-dami namin sa ano rito, ang dami-dami namin grupo rito sa US. Nung nanalo na po si Marcos, nag-atrasan. Naghihintay na lang ng eleksyon. At pag nagkaroon ng eleksyon, ang sabi sa akin, Ago, wag tayo makipagdebate. Leche. Eleksyon to? Ba't hindi ka makikipag-debate? Ha? Kailangan po debate, mga kaibigan. Pag hindi ka nakipag-debate, huwag ka nang tumakbo. Yan po ang mahirap eh. Kaya tayo nasa opposition, sinasabi nila elitista. Kasi hindi tayo nagre-react sa hirap ng tao. Ha? Pag tumataas ang sibuyas, hindi tayo nagre-react. Pag may pinapatay, pag may mga sinusuppress na mga members ng Gabriela, hindi tayo nagre-react. Pag yung Maharlika, binababoy nila, hindi tayo nagre-react. Okay na tayo magre-react po. Pag tayo na yung susunod. Ha? Wala po mangyayari sa atin yan eh. Pero mga kaibigan, manindigan tayo. Tulad ni Kapersi. Ha? Si Kapersi po, binabantaan na yan. Sige pa rin siya, diretso tayo. O sasabihin niyo sa akin, eh, sa mga bayani lang yan. Eh hindi, hindi, ayoko pong mamatay. Gusto ko mabuhay. Tulad niyo po, gusto ko mabuhay. Bumabuhay ng mahaba. Ha? Pero po, gusto natin isang bayan na walang api po, na may karapatan, meron pong progreso. Ha? Kaya yun po ang hangaray namin. O Art, I think, sabi ni Ms. Naninita rito, mga balimbing yan. Eh, totoo po. Mga balimbing yan. Sabi ko nga siya, left and right. Katulad na lang itong si abogado ni ano, ni abogado ni Rimulya. O LP member yan. Pera-pera lang yan eh. Di ba? Ano yung pera-pera lang yan eh. Pero mga kaibigan, nananampalataya pa rin ako na sa kalaunan mga kaibigan, ha? Ang magwawagi po yung nasa baba tayo. Huwag po tayong padadala sa trapo. Ha? We have to deal with them kasi nandiyan sila eh. Pero pag malakas po tayo sa baba, tayong karaniwang tao po, tayo dapat ang nagdidikta kung ano magiging kasaysayan natin. Ganyan po. Tingnan nyo yung kasaysayan sa Latin America. Ha? Nanalo sila Lula. Nanalo po isang mga progresibo. May mga victory po sa Malaysia, sa Indonesia. Ano ibig sabihin po niyan? Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Nasa ilalim ka man ngayon, pag magsisikap po tayo at ididiretso ang laban natin on a daily basis, mananalo rin tayo. So Art, bilang pagtatapos Art, sige nga, any 1 minute, any last comment yung sa usapin ng resignation at drug testing, peking paglilinis? Huwag po tayo magpadala sa pambubudol ni Ferdinand Marcos Jr. sa pambubudol uli ni Rodrigo Duterte. Sa pambobola at mga katwiran ni ano ni Benhar Hambalos at siyempre pa sa mga pamloloko na sarap buhay De La Rosa sa Senado at mga tauhan ni Duterte sa SMNI, labanan natin ang kasinungalingan, ipagtanggol natin ang katotohanan, magpatuloy sa talakayan, sumabay sa Nomad at sa kapian ni Ago at Art,
at ipaglaban ang katotohanan. Sabi nga ng paborito kong komentarista na inabot ko, hindi ko sinasabi mga tarantado kayo, pero mga tarantado kayo sa dirang tarantado. Mga swirang ka, ipaglaban mo ang totoo. Sabi nga ni Damian Soto, mga twiran tayo. Tama yan. Yan ang po. Yung in the spirit of Cap Percy, kailangan po rock. Kailangan po lumalaban. Hindi po kailangan mabait. Ha? Ang mabait po, pinapatay sa luneta. Ang mga salbahing tulad natin, lumalaban po. Kailangan po, salbahin tayo pag-usapin ni Duterte at ni Marcos. Pero pag sa Kapwa po, inaapi, mabait tayo at nangangatwiran.